to God be the glory. Magandang umaga. Good morning. Dito ako ngayon sa Munting Bukid. Galing ako sa kennel. Sa kennel ko. So, inaisip ko lang, pag-usapan natin yung medyo marami nagiging problema sa Fapisher. So, pag-usapan lang natin yung mga option at saka yung nagiging tunay na basihan. Depende sa pag-uusap ng stud owner at saka ng beach owner. So pag-uusapan natin ngayon yan, kung ano ba yung mga basic at saka mga option na pwede nating batayan sa usapang puppy share. Okay? Ganda ng motor. Okay, dito ako ngayon sa bukid. Okay? Ganyan. Okay. So, ano ba ang puppy share o ang puppy back? Ganito po yan. Kanamitan po yan kasi nangyayari kapag gusto makiusap ng beach owner na hindi muna siya magbabayad ng stud fee dun sa stud owner. So, magiging kapalit nun po ay isang tuta. Ngayon, ang rules po dyan, rule of thumb, kailangan doon ang stud owner ay pipili ng una na magugustuhan niya sa liter. So ano po ba yung liter na tinatawag? Hindi po yung litro. Ang liter na tinatawag ay isang anakan na inanak nung inahen. Beach. So pag nanganak na po yan ha, pag nanganak na po, dam. Okay. Dam yung nanay. So beach is another term. Ngayon, first pick po palagi ang stud owner. Ngayon, minsan may mga option, depende po kasi yan sa usap ng nilang dalawa, nung stud owner tsaka nung beach owner. So, depende rin yan sa magiging demand nung may-ari ng barako, ng stud owner. Ngayon, kung ayaw mo ng mga rules ng stud owner, bayad kayo ng stud fee. Ngayon, kung wala,
yo, kailangan natin magbigay ng first pick, first choice sila, first pick. Pag sinabing first pick, sila yung unang pipili. Hindi pwedeng si beach owner o si dam owner. Ngayon, merong mga magagandang barako, stud na ang dinidemand ng stud owner is dalawang puppy. So pag sinabing dalawang puppy, kalimitan dyan, rule of thumb, first pick and last pick. Yung pinakaunang magugustuhan, pinaka first pick sa litter, pinaka maganda, at saka yung huli na runt or yung mas pinakahuling pili. Or, pero kalimitan talaga sa magandang usapan, isa lang. Yun ang pinakamaganda. Yun talaga ang halos average na usapan. First pick, isa lang. Ngayon, kung halimbawang sikat ka, meron, may gustong dalawa. Pero mostly, isa lang. Pag nagiging dalawa, wala na. At saka lalo meron namang ibang stud owner na ang gusto eh, hatian. Hindi makatwiran kasi napakahirap po mag-breed. Pinakamahirap dyan yung nagpapaanak na. Sana mag-aalaga ka na ng tuta, magpupuyat ka. Andun lahat ang gastos. So yung kasta, similya lang naman yun. So, first pick, laging usapan. Kasi nagkakaroon ng barangayan yan minsan sa puppy share na yan na ayaw ibigay yung puppy na magugustan ng stud owner. Dahil nga daw, kesyo may buyer, kesyo gusto ng anak, gusto ng ganyan, napamahal na. Hindi ganyan. Kung ayaw nyo magkakaroon ng ganong usapan, magbayad na lang kayo ng stud fee. Walang usapan. Pagka-anak, inyo lahat. Wala nang usapan. Yun lang pinaka-basic na usapan sa usapang puppy share. Basta palagi sa litter. Ngayon, minsan may nangyayari ganito. Isa lang ang anak. Pag ganun naman, depende na sa usapan nyo yun, na minsan ang gusto ng may-ari, hati kayo. O kaya, yung iba namang maunawaing may-ari, bayaran mo na lang yung stud fee. Para at least, sa'yo yung tuta, bayad yung servisyo ng aso niya, yung barakang stud niya, stud dog niya. Or, may iba naman talagang mabait na stud owner na, di ba, sa'yo na, bawi na lang tayo next time. Ganun. So, depende pa rin sa pinag-usapan. Basta't ang basic, pinag-usapan natin ganun. First pick, lagi ang stud owner. Kung ayaw mo nang pipili yung stud owner, bayad kay stud fee. Ganun ka basic yun. Yun pong usapan ng puppy share. So, thank you sa mga kapuppy share ko. First pick ako. Tama. Thank you. Bye.